Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating DA17B 4x2 Tiptronic RO6A engine VVT. So ito yung mga latest na minivan ngayon mga kol. So check natin mga kol kung magkano yung presyo at saka kung ano yung mga seat up sa ating unit. So yan, makita natin yung kulay ng ating unit is black and orange. Ayan, so ito yung kanyang original headlight. Napaganda pa talaga ng mga headlight ng mga DE17B mga kol. Ayan, yan po yung kanyang headlight. Meron tayong nilagay dito na chrome. Ayan, so wala po yung chrome sa original. Din dito meron tayong steel bumper na nilagay. Then meron din tayong fog lamp dito. Ayan, so fully tinted yung unit natin. Ayan, so dito power mirror po siya mga kol. Ayan, dito rin meron tayong 13 inches brand new tire and brand new mugs. Ayan, yan po yung ating mug wheels. So ito yung napili ng ating customer. So yung size ng ating gulong is 165x65R13. Ayan, so naka fully undercoat din yan mga kol. Ayan, so dito naman tayo sa itaas. Meron tayong top load carrier sa itaas. Ayan, so yan po yung kulay ng ating unit pag dito tayo sa gilid. Ayan, so coil spring yung likuran natin. Ayan, so dito brake drum natin, kinulaya natin ng kulay red. Din dito makita natin yung mag wheels natin, napakaganda po yan. Ayan, so makita natin yan is fully undercoat. Then yung ating spare tire nandito sa likuran. Ayan, so meron din tayong nilagay na spoiler. Yan po yung spoiler ng ating unit. So kita din natin dito meron tayong third light. Din pinalagyan ng customer na ladder dito. So maganda yung ladder natin. Ayan, so meron din tayong step board dito sa likuran. Ayan, yan po yung taillight ng ating mga DE17V. Din dito makita natin meron tayong plate holder para hindi mabend yung plaka natin. Din meron tayong camera dito sa ating stereo. So dito naman sa harap, ayan, or dito sa likuran, makita natin, ayan, yan po yung ating unit. So meron pa tong upuan mga kol, so pahabol lang natin dito para ano, kasi Holy Week ngayon. And bukas before repaship, nandyan na po yung ating upuan dyan. Ayan, so makita natin dito mga kol, yung ceiling natin is bago na din yan. So yun. So ang kagandahan nito sa ganitong upuan mga kol, street seat po siya. Ang kagandahan po niyan mga kol is pag marami tayong cargo, mas malapad po or mas malawak po yung space ng ating unit. Ayan, so pakita natin, i-fold natin yung upuan na yan para makita din nyo kung gaano kalaki yung space ng ating minivan. Kita natin kung gaano kalawak yung ating minivan. So ganyan kalaki yung ating minivan mga kol pag naka-fold yung ating upuan dito sa gitna. Yan, oh, ang lawak pa, ang laki pa ng space. Kasya po yung mga motor dito na mga maliliit na like scooter, mga XRM pwede dito mga kol. So napakalaki po ng space. Pwede din natin ito gawing mini camper van yung mga ganitong unit mga kol. Ayan, so balik natin itong ating upuan. Ayan, so yan po yung mangyayari. So makita natin dyan, brand new yung matting natin. Then dito brand new din yung matting natin. So baka lang po dito kasi street seat sya, wala syang plastic dito sa gilid. Ayan, so kita din natin dito sa kabilang side. Ayan, so manual sliding lang po ito mga kol. So wala siyang power slide yung mga ganitong unit. So yan, nandyan po yung ating jack, riser, or yung ating tie wrench, jack, at saka riser. Ayan, so balik natin. So meron siyang cover dito. Ayan, so ganun pa rin dito. Isa, hindi siya naka plastic. Ayan, so meron din tayong mini fan dito sa gitna na nilagay. Ayan, so yan po yung request ng ating customer. Din dito makita natin, you know. So meron siyang mga lagayan dito. Ayun. Din dito makita natin, so power
mirror siya mga kalatokol din, power mirror. So power window yung harap natin. So left and right. So kuha natin yung ating susi. Ayan, so left and right. So power window. Ayan. So makita din natin dito, auto fold yung mirror natin. So functional. So try natin adjust. Ayan, so lagay natin dito sa left. Ayan, so nag-a-adjust din. So yan yung kagandahan nito, kasi auto fold yung ating mirror. Ayan, so meron din siyang mga lagayan dito sa gilid. Ayan, so meron din dito sa dashboard. So dashboard mga kapal, left and right po yung cup holder nyo. Ayan, so dito rin. So makita natin dito, meron tayong digital temperature gauge. Ayan, so meron tayo, makita natin dito yung ating 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. So Tektronik, pwede manual, pwede matic. So dito is yung ating automatic mode. Automatic mode din ito, yung manual mode natin. Sa manual mode mga call, plus minus lang yung gagawin natin. Ayan, so aircon din mga call. Sa mga DE17V mga call, napakalamig po yung mga aircon sa ating unit. So makita din natin dito, ayan, aircon switch din, yung blower switch natin. So ayan, makita natin yung ating hazard switch nandyan. Ayan, so dito ito yung headlight adjuster natin. Ayan, so meron din yung fog lamp switch dito. Ayan, so ito, wala na to. So meron din siyang second gear. Ayan, so yan po yung second gear. Kung gagamitin natin to mga kol, ibig sabihin pag mag paandar tayo is mag-umpisa po siya sa second gear. Kasi pag first gear, napaka lakas po ng second gear ng mga, sa mga ganitong unit mga kol. Kaya parang gumanon po yung sasakyan pag pinatakbo natin. So pwede natin tayo mag-start ng second gear kung gustuhin natin. Ayan, so dito rin makita natin yung ano natin is meron tayong eco mode. Ayan, so yung kagandahan din nito mga kol is meron siyang indicator sa mga door. Ayan, so ito is yung ating check engine, oil indicator, battery indicator. Ayan, so check din natin. So makita natin dyan, yan po yung mga makita natin. Ayan, so yung oil indicator sa kailangan natin mag-change oil. Then ito is yung ating transmission indicator, yung may pang settings. So yan po yung transmission indicator natin. So yung mileage pala ng unit natin mga kol is 93,171. So napakababa pa ng mileage ng ating sasakyan. Ayan. So makita natin dito, yan, kompleto po siya sa sun visor. Meron din siyang lagayan dito sa itaas. Ayan. So basta mga power window na D17V mga kol, meron siyang lagayan dito sa itaas. So naka-handbrake na din. Ayan. So dito makita natin yung ating accelerator pedal, din yung ating brake pedal. Ayan. So start natin, yung makina natin. Ayan. So napakaganda ng andar. So turn on natin yung aircon. Ayan. Ayan. So check natin dito yung makina natin. Ayan. So ito yung makina natin. So napaka ganda pa ng andar. So ito yung mga tipid sa gas na mga makina mga kol, yung mga DA17V or RO6E na makina. So VVT po ito mga kol, tapos fully electronic na po yung ating throttle body. So wala na pong cable yung ating accelerator pedal. So fully electronic. So ibig sabihin accurate po yung binabato na information ng ating throttle body or yung ating accelerator pedal papunta sa ating ECU, then from ECU to throttle body natin. Ayan. So kita natin dito tayo mag-refill ng engine oil. Ayan. So VVT solenoid yung injector natin, isa, dalawa, tatlo. Ayan. So dito yung ating ignition coil at saka yung ating spark plug. So dito rin makita natin yung ating camshaft sensor. Yan po yung camshaft sensor natin. Then yung ating temperature sender nandito. Then ito yung ating oxygen sensor. Dalawang oxygen sensor. Yeah. Napakaganda ng andar. So naka-aircon na po yan mga kol, pero napakaganda pa rin ang andar yan. So kita. Napakaganda ng
under. So tik natin sa kabilang side ng ating makina. So napakintab ng pintura natin kasi unsaluritin po yung gamit natin. Ayan. So dito mga kol, makita natin yung ating gas tank opener. Ayan po yung gas tank opener natin. So dito makita natin yung ating throttle body. Ayan, so full electronic, wala na po siyang cable. So hindi na po tayo mag-worry na mapuputol yung cable natin. So yung EGS natin, ito yung EGS natin dito. Then yung ating alternator, aircon compressor. Then dito tayo mag-check ng engine natin. Ayan, so napaka ano na. So bago na yung change oil, pero yung dipstick, napaka ganda pa ng dipstick niya ating unit. So dito yung ating air filter housing, din yung ating main fuse box. Ayan, so dito yung ECU natin mga kol. So yan yung makina ng ating unit ngayon mga kol. Ayan, so dito makita natin sa harap. So yung dashboard pala natin is back to original po yung dashboard natin. So tingnan natin dito sa harap natin. Ayan. So dito naman sa harap mga kol, makita natin yung ating coolant receiver. So coolant yung nilagay natin dyan. So kita din natin dito yung ating windshield washer receiver. Then yung ating radiator nandito. Then yung ating condenser is nandito. So sinisilt, lalagyan natin yan lahat para walang hangin na papasok mula dito sa labas papunta sa loob. So yung conversion natin mga kol is baki-baki or secondary gearbox. So yan yung the best na conversion para hindi mabago yung yung rack end. So stuck po yung rack end natin sa ilalim, hindi natin yan ginagalaw. So yung gandahan yan kung ano yung ikot dun sa Japan, ganun rin dito. Ayan. So yan yung kagandahan sa baki-baki conversion. So yan po yung unit natin. So umabot po ito ng 345,000 kasama na po yung upuan sa likuran at saka yung mga upgrade. Ayan, front and rear bumper, yung ating mag wheels, top load carrier, digital temperature gauge, seat cover, lahat-lahat na. So kasama na sa ating unit. So ulitin ko po, 345,000 all in po. Hindi pa po kasama yung shipping fee. This unit is going to Luzon, so pa-ship namin to by Saturday. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.